Hi po mga katoktokawayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ipapakita ko po itong binili kong sasako dito sa Saudi po, 251.75 real. Discounted na po siya mga katoktokawayan, ito po yung browser niya. Pag makikita niyo po, ito pala yung Rotary Tolls. Ayan po, ipakita niyo po, meron din po sa Saudi ang brochure niya kung Saudi magbabasa. Ito rin po yung para sa English. Ayan, bubuksan po natin itong mga katoktokawayan para makita natin kung ano pong dapat natin buksan dito. Ayan po, makikita nyo kung anong dapat nyo gawin. Ayan po mga extractor. Simulan natin tanggalin. Ayan, ang ganda po nito. Rotary tools, maliit, mini grinder, mini drills. Kung meron kayong mga maliliit na bagay na dapat nyo ayusin ay kailangan nyo nito. Ipapakita ko lang ito mga katoktokawayan. Pero kung gusto nyo at meron kayong idea gusto nyo bili at meron kami pong magamit dyan, ito ang kailangan nyo hanapin. Yan, Everise, China, off on. Yan po. Made in China po siya mga katoktokawayan. Kitang-kita nyo po, made in China. Yan, ito po yung high and low nya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanggang mayroon sa max. Max Arbarado na lang. Yan po. Ito naman po yung extension nya. Pag meron kayong ginagawang ingrid, yan, mag-ingrid kayo, mag-ano kayo ng pangalan sa mga steel, sa mga plate. Anong gusto nyo lagay yung pangalan, mga katoktokawayan, ito po yun yung kanyang extension wire. Mamaya papakita natin kung paano natin gagamitin, pero napaka-importante, kailangan may clear glass tayo palagi para safe. At gloves, mga katoktokawayan, kailangan natin ng gloves para sa ating kamay at hindi masugat kung tayo magkakamali sa ating mga ginagawa. Ayan po, subukan po natin siya yun. Off. Ayan. Maririnig niyo po ang sounds niya. Ayan po, naka number 1 siya mga katoktokawayan. Lagi po natin siya number 2. Kitang-kita po ang paglagay sa number 2 ni katoktokawayan. Ayan po. Ayan. Number 3. Palakas po siya ng palakas mga katoktokawayan. Naririnig po niyo. Ayan. Number 4. Ayan na. Number 5. Lalabas na po siya. Number 6. Sa letra ng B. Ayan, maximum niya. Ayan, pinapaka-maximum niya. Pero ingat po kayo sa mga... Okay, low na po ito mga katoktokawayan. Napakaganda po nito. Para sa akin, kasi may ginagawa ko po kay chain, kung mga hangin. Kailangan na kailangan ko ito kung nag-vlog ako. Ayan, gamit nyo rin ito sa mga motor nyo na maliliit na dapat nyong gawin doon. Ayan po, ito po yung susi niya mga katoktokawayan. Ito yung press mo to, tapos iganyan mo siya para lumuwag. Ilalagay mo dyan yung drill. Maliit. Makita ko na po katoktokawayan. Ayan po yung pinakasusi niya, yung lock niya. Ayan. Papakita natin po. Ayan, buksan natin to. Ito yung ano niya, tawag dyan, hindi ko alam. Yeah, meron siyang malaki, maliit na pagsuksukan ng drill bit. May malaki siya, may maliit. Yan, lagyan mo dyan yung mga drill bit, tapos ipitin siya. Yan. Ayos na ayos to mga katoktokawayan. Kung may mga ginagawa kayong maliliit na bagay, mga gamit nyo to, pang butas, pang linis. Mamaya ipapakita ko to mga katoktokawayan. Ito yung extension niya. Lalagay mo rin siya dyan. Tapos higpitan natin. Pindutin mo to para hindi umiikot pag inihigpit mo. Ayan. Pag mahigpit na siya, kailangan mo rin siya ng ilock. Yan. Double check mo siya, ilock. Pinaka-extension niya. Tapos, ilagay natin siyang ganito. Itakip at iikot-ikot. Pero dapat hindi nakasaksak sa power ang yan. Para hindi mag-disgrasya ang iyon. At hindi ka mag-disgrasya. Ito naman yung lock niya. Para may lagay mo yung bit, mahigpitan mo siya. Ayan. Tsaka mo siya tanggalin ngayon. Ganon din po siya doon sa dulo, sa isa. Ayan. Diyan mo ilalagay yung mga bit. Ayan. Tapos, meron din siya mga size na yan. Lagay mo siya dyan. Ito yung pang-ipit niya. Habang iniikot mo siya, naghihigpit siya yung pinakalock niya. Ayan. Ito yun. Baba. Taas lang po, mga katoktokawayan. Ayan. At ako'y napapaos na salita ngayon. Ito po yung pang-lock niya. Subukan natin itong pang-ingrid. Ito po yung pang-ingrid na ginagamit, mga katoktokawayan. Ayan, binabaan natin siya. Tapos, higpitan natin siya. Iikot mo ito. Ito.
Ikpitan mo ngayon, tapos i-double lock mo siya. Ito po yung susi na gagamitin natin parang spanners. Key of the world, man! Yan, subukan natin dito si Ingrid na pangalan natin dito sa BBC na to. At napakaganda po yung sulat natin. Yan, antayin natin mga tuktuwa yan. Letra ng T! Letra ng O! Baka malapit na bumingo dyan sa letra ng K! Higimon! Yan o, napakadali lang po magsulat ng pangalan kung meron kayong mga impang Ingrid. Ayan po. Yan po yung mga ginagamit nila sa mall pang Ingrid ng mga dog tag. Pag maglagay ka ng pangalan doon. Ayan po, kitang-kita po ang pag Ingrid sa PBC 5 ni Katoktok Awayan. Ayan, ganyan na po, napakasimple lang gamitin. Kung meron kayong uukitin, dyan, pwede sa PBC Kahoy, tsaka sa Estelle. Estelle, yan, Tok-tok. Don't forget to subscribe. Ayan po, meron po siyang iba-ibang klaseng pang-Ingrid. Ayan. Limang klase po. Ayan. Kung ano pong gusto nyo pong gawin sa mga Kahoy, sa mga PBC. Ayan. Tanggalin po natin. Ganun din. At susubukan natin yung drill bit na to. Nasa RP8MM ba ito? Subukan natin higpitan. Kailangan nakakilaro glass kayo. At wala tayong pambutas ngayon, butasan natin itong PVC na ito. Ayan o, napakadali butasan mga katoktok kawayan, umikot po siya. Ayan o, nabutasan na naman, pwede mo siyang paluwangin. Napakasimple lang po mga katoktok kawayan. Ang ginagamit na drill na ito at nababago ito rin magsalita. Naubusan ako ng laway dito. Ayan po, kitang-kita po nyo, ayan. Ibaba mo siya ngayon at bigla mo siyang luwagan. At tanggalin ulit. At iksaksak mo yung iba kung gusto mong iba pang gamitin. Pero tapos na tayo doon mga tuktukuhan, pwede mo siyang tanggalin dito ngayon. Pero make sure na naka-unflag po siya sa iyong power outlet bago mo siya tanggalin para hindi siya mag-ikot-ikot at tumama sa iyong katawan at mga bagay yan. Kailangan talaga naka-clear glass kayo para lagi. Gamitin natin ulit. Pwede mo siyang i-direct at di mo nagagamitan ng extension. Ngayon, pwede mo siyang i-direct mga katuktukawain. Higpitan mo ulit. Ganon din. I-freeze mo to. Higpitan mo. Gamitan mo rin ng key of the power of love. Yan po mga katuktukawain. Higpitan natin siya rito. Ayan. Nahigpitan na siya. Pwede mo na siyang i-direct ipang butas kung saan-saan mo gustong ibutas. Iba-ibang size po ang kanyang drill bit na yan. Malaki at hanggang maliit. Ayan po mga katuktukawain. At ito, subukan natin pang kahoy. Butasan natin itong martilyo na ito. Wala tayong example na bubutasan. Ito lang po. Butasan natin. Pero make sure na huwakan nyo mabuti. At ingat po palagi sa iyong mga ginagawa. Ayan. Kita po pang katukuhayan na butasan na siya. Binutasan ko yan. Gagamitin ko. Lagyan-lagyan ko ng tali. At isasabit ko kung saan-saan. Ayan. May malakas. May na. Ayan. Off nyo mga katukuhayan. Ayan. Kitang-kita nyo po pagbutas. At gusto nyo naman subukan yung iba mga katuktukawayan na pwede nyong linisin. Ayan, meron tayong iba-ibang shape ng mga pangkahoy at pwede rin sa mga plastic, plastikan. Ayan, gamitin natin ito. Itong gusto kong gamitin, iba-ibang shape siya mga katuktukawayan. Kung mahilig kayo sa mga pang-ukit at mang-uukit kayo, ito na ang bagay sa inyo. Pwede nyo itong gamitin mga katuktukawayan para humikot at higpitan ninyo. Ayan, higpitan ninyo nyo mga katukuhayan. Kitang-kita po ninyo ang paghigpit. At gagamitin natin at luluwangan natin. At lalagyan natin ang design ng martilyo kong maganda. Dito mo siya ititira ngayon sa ano, para medyo may shape siya. Parang panglinis lang siya mga katuktukawayan. Kitang-kita pa nyo. Excuse me po. Nandito na po tayo sa panglikot na. Ayan. Ginagamit natin sa drill na yan. At ganyan na po napakasimple. Ayan. Diba? Gamit na gamit nyo to sa mga mangukit. Diba? Ang ganda mga katuktukawayan. Pwede nyo na yung lagyan ng tali at isabit nyo kung saan-saan. Subukan din natin yung iba.
Ayan, dito tayo mga pang brush, pang talking top, pagpatanggal ng kalawang, pang linis. Ayan, mayroon kayong mga maliit na bagay na dilinisin nyo. Ayan, may panghasa pa rin tayo. Ayan. Ito, gamitin natin ito, pang tanggal ng kalawang at para kuminis. Ginagamit natin ito pang katuktukawain sa mga maliit na bagay. Pero ito, meron tayong martilyo rito. Ito lang dapat ang sampulan. O kaya itong screwdriver na ito. Wala ko kasi nililinisin ang bagay nito. Ito lang rin pang sampul sa inyo. Ayan po. Kung gusto nyo pakintabin. Ayan po. Kitang kita po kayo. Magsumbong na po kayo. Kay Tolpo. Idol na idol ko po yan. Kay Tolpo. At saka kay Ben Tolpo. Diyan sa mga bitag na yan. Baka mabitag kayo. Ayan. Lilinisin po ninyo at make sure na naka-clear glass kayo para sa protection sa ating mga mata. Huwag na kayong umapila. Ayan po, kita po nyo ang panglinis at pangkintab niyang martilyo na yan. Oh, ha? Ayos na maayos to, mga katuktukaw. Ayan, kung meron kayong mga motor at mga maliliit na bagay niya, pwede nyo isingit-singit yan. Sa mga pipe, yan, linisin nyo, ayan. Pwede nyo rin gamitin yan, pang ganyan. Kung mahilig kayong mga DIY, sa mga tawag doon, mga tutorial, yan, pwede nyo magamit yan. Gagawa kayo na. Ito kasi ginamit ko to sa paggawa ng antena. Pang botas ko at saka pang pakinis. Ayan po, diba? Ayos na ayos to mga katuloy, napakasimple. Ito naman yung pang grinder. Pwede nyo rin sa simento, sa mga fiberglass, sa mga matigas na bagay. Pang cutting, pero maliit lang. Bago nyo ito gamitin, gagamit kayo nito. Dito nyo ilalagay yan, mga katuktok mo yan. Yan, may screw po siya. Pasok nyo yung screw dyan sa loob. At meron siyang pinaka-washer. Yan, nahulog. Tanggalin yung washer magkabilaan para kumapit sa pag-ikot. Yan. Maliit lang po siya mga katuktukawain. Ingat po kayo malaglagat, baka hindi nyo na makita. Ayan, ganyan po lagay. At kung meron kayong screwdriver, dyan nyo higpitan. Kutin natin. Yan, kuha ko ng screwdriver, higpitan mo ngayon yan bago mo ilagay dito. Pwede mo rin ilagay bago higpitan. Yan. Para make sure na mahigpit. Yan, subukan ang katingin sa PVC kasi wala tayong mga plate na pang kakatingin. Diba? Napakasimple lang. Oh. Yan, oh. Kung may kayo gumagawa ng mga design, katingin mo rito. Katingin mo dyan. Maliit lang siya yung cutting at maliit lang po siya. Hindi na kayo gamit ng kung ano-ano pot. Napaka useful to. At subukan din natin iba. Tanggalin ito. Bago tanggalin, tanggalin mo yung flag. Yan, flag mo yung flag. Para hindi kayo madisgrasya sa inyong mga kamay. Maraming klase po ito mga katuktukawayan. Ito po yung sandpaper. Yan. Ito rin yung pang-cutting. Sa mga PVC rin. Maraming klase rin siya. Pwede nyo gamitin ito. Yan. Maraming extra. Hindi ko alam kung ilang piraso yata ito. Maraming, basta marami siya. Palitan ito. Tingin mo dyan. Pang-cutting din to. At makikita nyo sa brochure niya kung saan pa pwedeng gamitin. Pero ito, makikita mo pwede sa mga fiber, sa steel, steel plate na maliliit, na malibis. Sa PVC. Yan. Subukan natin sa PVC at dito natin i-sample. Ingat kayo mga katuktukawan, baka mag-grinder niyo yung kamay. At saka baka tumapon, kailangan naka-shield kayo. Number 3 natin siya palasingin yan. Oo, pwede mo siyang butasan na ganyan. Napakasimple lang po. Ayan. May mga ginagawa kayo. Ito lang po ay tutorial ko lang po siya kung paano siya gamitin. At ang aking nalalaman ay sinishare ko lang po. Yan po. Ang rotary tools na nabili dito sa Sako, nabibili po rito sa Saudi. Meron din po ito kung saan saan, pero iba-ibang brand niya. Yun, nabutasan na siya oh. Ayan po, kitang kita po ang pagkabutas ng PVC pipe.
gamit ang iyong mini grinders, mini rotary. Meron tayong mga panghasa, ayan, magagamit ito sa mga kahoy, pang design, pang kinis, at kung saan-saan nyo pwedeng gamitin, ayan po. Kung kayo yung mga uukit, ito ang gamitin nyo. Ayan. Pwede rin sa mga maliliit na pleat, steel pleat, PVC, ayan. Aluminum, at kung ano-ano pa. Pero make sure nahigpitan ninyo, ayan. Sana huwag kayong magsawa sa akin mga video at maraming salamat at pinanood nyo po ang akin video at pagpasinsya nyo na ang akin mga salita at baka kayo ay nagsawa na. Loko-loko talaga po ako. At don't forget, subscribe sa akin at ang pinopromote ko po talaga ang paggawa ng keychain at ang hanger. Yan. Ang keychain po, hindi po ako nakagawa ngayon tutorial kasi wala po akong mga stainless rod. Yan. Ito po, pwede nyo gawin ng design sa PVC, yan, pang-ukit, yan. Sinasampol ko lang po ito, mga katuktok ko, yan, para makita nyo kung paano siya gamitin, yan. Kinisin nyo, ganyan. At pwede nyo rin kung saan-saan gamitin to sa kahoy. Pwede rin sa steel, yan, nakakapanghasa rin siya. O, diba? Kita nyo, nagkislapan pa. Sa mga sirang screwdriver, pwede nyo gamitin to, yan. Magagamit niyo ulit at isubo niyo para mas matibay ang screwdriver ninyo. At ito naman po yung grinder niya na maliit. Gagamitin niyo to pang cutting ng steel. Maliliit ng bakal. Kaya niya pong katingin. Sa mga maliliit na bagay lang tayo, pwedeng gamitin ito mga katuktukuwayan. Huwag po sa malaki at hindi po kakayanin ito. Buting kayo na siyam-syam! Pag ito ginamit nyo, yan. Maganda po ang kanyang... Google! Yan po. Number 2 po natin siya. Para hindi gano'ng malakas. Pwede rin yung gamitin pang hasa, pang cutting. Pero itong grinder na to, grinding disc na to, pang cutting talaga siya. Subukan natin putulin itong lumang lumos ko. Makatok-tok ko. Yan. Kitang-kita nyo po ang pagputol niyan, kayang-kayapunin niya. Pero kailangan safe po kayo mga katuktok kawayan. Make safe. Safety first. Yan. Grinder rin yun ang grinder rin. Kaya napakasimple lang. Oh. Naputol po niya mga katuktok kawayan. Oh. Tapos medyo nyo pang hasa-hasa. Ganyan. Ayos na ayos. Ano? Bibili na ba kayo? And putol. Good na good. Alright. At ito po yung yari niya. Kininis ko po siya. At lalagyan natin siya. Okitin natin siya. At ito po yung ginagamit kong tools na to ay pang caging. Sa mga pang bend. Sa mga ibang tutorial ko, ginamit ko po itong tools na to. And itong ginagawa kong tools mga katuktukawayan ay pang bend ko sa keychain ko. Yan. Antayin po natin matapos. Yan. Ito po yung mga bala niya. May mga extra sandpaper po tayo. Ayan po. Pinakita na. Sandpaper po yan. Nalagay po natin dito at pangpakintab. Kung gusto nyo kintabihan ang isyong mga bakal. Sandpaper po, umiikot. Ganyan rin po ang ating ginagawa. Mga katuktukawayan. Dito nyo nang pakikintabin yan. Meron po tayong sandpaper nito. Nasa 400 yata to. Or 800. Ayan po. Makintab na siya mga katuktukawayan. Ayan, pwede siyang pampakinis. Ito po yung ating ginawa ngayon. Sandpaper po ito. Ayan. At marami po siya. Pwede mo siyang panghasa sa kotselyo. Kung gusto mo pang patalamin ang iyong kotselyo. Ayan po.
Kung gusto nyo mag-cutting, fight ng steel yan. Pwede po itong mga tuktokawa yan. Yung maliit na tubo lang na steel, ayan. Bilogin nyo lang po at maka-cutting na, ayan. Cutting na siya. Napakasimple lang po mga tuktokawa. Pero ingat po kayo palagi. At baka lumipad po ito at madisgrasya po. Ito naman yung ano, pwede nyo rin pang hasa, pang ukit. May mga makapal na sandpaper po siya. Ibabala nyo lang po dyan, tapos higpitan nyo. Ayan. Pagtanggal ng mga kalawang, pwede po. Ayan o, kitang-kita po ang pagtanggal ng kalawang sa kanyang fryer. At para kumintab po siya. Yan po mga gamit ito, itong tools na ito. Marami po tayong pwedeng paggamitan. Tanggal na po ang kanyang kalawang mga katuktokawa yan. At meron po siyang maliit at malaki. Ito po yung malaki niya yun. Napakasimple lang po ito mga katuktok. Meron siyang maliit eh. Ito na po yung bala niya eh. Lalagay nyo lang din siya dyan. Tapos ilagay nyo, higpitan. Ganyan lang po. And kung mayroong ililinisin na pipe, yan. Ayan po, natanggal, nilinisin. Ayan. Meron po tayong 80 na sandpaper. Yan. Sandpaper din siya. Yan, pwede rin pang patanggal ng kalawang, pang pakinis din to. Kaya lang masyado siyang makapal. 80 po yung size ng sandpaper niya. Ayos na ayos po mga kaduktukawa yan. Palitan natin. Ito naman po sa mga metal polish, pag magpapalish ka at magpapakintab, i-screw nyo lang po yan, tapos ilagay nyo ulit, i-lock, at ilagay nyo ng polisher, ayan, kung papakintab po kayo ng mga stainless, yan po, ganyan nyo lang po yan, tapos ilagay nyo po sa steel, yan, kaya lang medyo matigas po siya. Tapos nyo ititira dito sa mga bakal na ito para kung gusto nyo pakintabin. Pero ilagay nyo lang sa number 1. Nasa low lang po siya para maganda po ang pagpakintab ng kanyang gamit. Ayan. Ayos na po mga katuktukawa yan. Ganyan lang po ito. Marami po siyang mga bala. Ilagay ko pa po. At hanggang sa muli mga katuktukawa yan. Hanggang dito na lang po ako. At pinakita ko po ang aking tools na to. Itong rotary tools machine na maliit. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Tuktok Kawayan, subscribe muna po kayo. At maraming salamat po sa aking unboxing of my tools. Yan po, huwag po kayong magsawa. At pinakita ko po itong aking. Baka gusto niyo lang po magkaroon ng idea. Gusto niyo pwedeng gamitin, pwede na kayong order po ninyo po. Kahit saan meron, at sa Lazada, sa Shopee, meron din po yan. Search nyo lang po. Maraming salamat. Good night!